an army's marching through my chest. And there's nothing I can do. I just gravitate toward you. You're pulling on me like the moon. I just wanna get you sideways. I'll sing anything I can to give me more than just a dance. Tell me where to put my hands. You know that you could be my favorite one night stand. You get me high.
We ask your guidance, O Lord, for this wedding. To unite these two hearts, O God. That the blessing of God be make upon us, O God. Lord, bless each and every one of them and the family that they were going to build up, O Lord. Right now, Lord, we pray that the blessing upon you, O Lord, be upon them, O Lord. Most especially, sa amin pong gagawin, O Diyos, na sa araw na ito, lahat ng mga saksi, lahat ng mga naririto, Panginoon, ay patuloy na maipakita mo sa bawat isa sa amin na ang gathering na ito, O Diyos, ay mula sa iyo. At kung mula sa iyo, biyaya at pagpapala, Panginoon, sa kanila pong pagsasama ang kanila pong mararanasan. Lord, we continue to pray that you are going to bless them, Father God. Higit sa lahat ang kanila pong mga magulang na patuloy na ipakita mo, O Diyos, na ang pagbubuklod ng pagsasama ng mag-asawa pong ito ay mula sa iyo. At kung mula sa iyo, Panginoon, kami po'y nananampalataya na higit sa aming pong inaakala at inaasahan ang pagpapalat biyaya mo, Panginoon, ang siyang dadaloy, O Diyos, sa buhay ng mag-asawang ito. Salamat po, dahil alam po namin, you created this wedding upang ipakita mo sa bawat siya sa amin na minsan sa aming pong buhay, darating kami, Panginoon, as a body of Christ, na ikakasal kami, Panginoon, sa iyo, O Lord, na ikaw ang ulo ng iglesia, kami po ang katawan, at kami po as bride mo, Panginoon, ay makikita, O Diyos, na kailangan namin maging malinis sa harapan mo upang maging karapat dapat kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin tinitiwalang lubos ang pagpapala, ang biyaya, Panginoon, sa kasalang ito, sa tanging makapangyarihang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santong Espiritu. Ito po ang aming samot na langin. We pray this, O Lord, in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. From Minuyan Island, ang prinsesa ng Minuyan 2, nabihag na ng prinsipe ng Taiwan, yung prinsipe ng Minuyan 2. Prinsesa po. So magandang hapon po sa ating lahat. Opo, magandang hapon din naman. Buhay pa ba kayo? Opo. So, marriage is a triangular relationship. Your intimacy with God must be preserved by going to church, hearing the Word of God, your prayer life and devotion, and that is the intimacy with the Almighty God. And your intimacy with each other must be preserved by loving, caring, understanding, and respect. Opo. So, it is a heartfelt desire of Ricky and Jelen to welcome us and to celebrate with their covenant and commitment of love. Now, you have decided to leave us a husband and wife, accepting whatever may lie ahead. And after this ceremony, legally, you will be man and wife. The first marriage was instituted at the Garden of Eden. God hallowed and sanctified the first marriage. It is the holiest institution among men. And God Himself performed the first wedding at the Garden of Eden. And there must be a foundation for family living. The Lord Jesus Christ must be the foundation. Ricky and Jelen, no? The foundation should be the Lord Jesus Christ. According to St. Paul, for there is no any foundation that already laid, which is the Lord Jesus Christ. Walang ibang pundasyon na nailagay na maliban kay Kristo Jesus. Opo. Meron po akong kinasal sa Timberland Golf Country Club, San Mateo Rizal. Napakataas po nung bundok na yon. Pero pag narating mo yung tuktok, meron palang 5-star hotel po ron. At pagka tinignan mo po yung buong paligid, napakatatas ng building sa Metro Manila because of strong foundation.
Pero yung pundasyon po nun ay pagka lumindol, maaaring bumagsak. Opo. Pero ang pag ang Panginoong Jesucristo ang foundation ay it is firm, no? Hindi po matitinag. So there must be a foundation for family living. There must be a wall of communication. According to St. James, effective communication is we should learn to listen, slow to speak, and slow to become angry. The woman should learn to listen. Jilen, no? Ang babae daw ay dapat na matutong makinig, huwag agad magsasalita ng marami. Ibig sabihin, wag ma. Wala naman sa itsura ni Jilen po yan, ni Junilin, yung madaldal. The man should slow to become angry. Wala naman sa itsura ni Ricky. Nung na-meet ko nga po sila ay panayang biruan namin. Nung nakita ko nga si Ricky nung una, ang gwapo mo pala sa personal. Kasi kinikwento ka lang ni Jelen eh. Ang gwapo mo pala sa personal. Ano po? Opo. At kailangan daw po ay napag-usapan ninyo kung ilan ang magiging anak ninyo. How many children do you want? Ricky? 2. Si Jelen? 2. 2 plus 2, 4. Opo. So mamaya mag-honeymoon kayo. Nagpa-reserve ba kayo sa hotel sa likod? May hotel dito sa likod eh. Mamaya mag-honeymoon kayo. Eh, makakabuo agad kayo. Manganganak si Jilin next year, buwan ng March. Oh, March, di ba? Kwente natin. July, August, September, October, November, December, January, February, March. Tama, no? March. So, ilan ba yung edad ni Jilin? How old are you? 28 o 28, 29 plus 3, 32. 35. Tatlo lang pala, hindi apat. So, beyond 36 ay you will take the high risk, no? Ang pinaka-safe daw po na pag-aanak ng babae ay hanggang 36 year old ayon po sa medisina. Kaya tatlo lang pala, Ricky. Hindi pala pwedeng apat. 2 plus 2, 4. 2 plus 1 lang pala. So, napag-usapan nyo rin ba kung sino yung maghuhugas ng pinggan? Who's gonna clean the toilet? Who's gonna clean the oven? And who's gonna take in charge of the budget? Sino nga hawak ng budget? Babae ba o lalaki? Sa kultura ng Pilipino ay babae. Ano po? Yan. Ingreso ni Ricky, ang kanyang sweldo ng buong buo, walang kulang at walang subi. Salitang old tenant po yun, no? Walang subi, meaning walang kupit. Yun po yan, buong buo. So, pero bibigyan naman ng allowance ni Jelen si Ricky, ano po. So, napag-usapan niyo ba kung saan kayo titira, Ricky? Sa Taiwan ba o sa Minuyan o sa Ayala Altarasa? Pinag-uusapan po yon kung saan titira, no? So, napag-usapan nyo rin ba, Ricky, kung susunod si Jilin sa Taiwan? Hindi naman. Hindi naman, opo. Kasi magpapastora to eh, si Jilin eh, no? Mag-aaral to sa Bible College. Opo. Amen. Ayun po yan. So, there must be a wall of commitment. It speaks about loyalty and faithfulness. Ibig sabihin po noon ay Ricky, si Jelen lamang ang pinakamagandang babae sa mata mo sa balat ng lupa. Wala nang ibang maganda. Di ba, Jelen? Opo. At syempre, Jelen, si Ricky naman ang pinakamacho, guwapo, handsome. For your eyes only. Bawal lang tumingin sa ibang guwapo. Commitment. It is a lifetime partnership. Till death do you part. And there must be a wall of forgiveness. Pagpapatawaran, pag mayroong di pagkakaunawaan,
Umupo, mag-usap, sabi sa kanta ni Jose Marichan, let's stop and talk a while. Yan. Gusto ba kantahin ko muna? Huwag na, baka umulan. Magkaroon pa ng bagyong habagat. So pag hindi kaya yung problema, i-text agad si Ninong Ninang. Ano po? Ninong Ninang, may problema po kami. Pwede niyo ba kaming pagpayuhan, tulungan? Yan. And there must be a wall of love. Love does not keep a record of wrong. And love cannot be drawn by oceans and floods. Love covers multitude of sins. Gaano naman daw kalaking kasalanan because of love. It covers, napapawi. Ano po? Kanina po sinabi ko, love cannot be drawn by oceans and floods. 3 years ago, mayroon akong kinasal na Miss Philippines. Si Janina Sandra San Miguel. Ako po nagkasal po doon yung na social media po na semplang mag-English. Magaling po mag-English yun. Nervous lang po. Ako po nagkasal po doon sa Puerto Galera. Nung kami ay papunta na sa Mindoro Oriental, ay sa Batangas po, mayroon nakaabang po sa aming 120 passengers sa bangka. Nakita ko yung mga bisita ni Janina, mayroong mga magaganda, kasing ganda ni Che. Yeah. At si Bunso. Sino ba yung Bunso? Si Che. Si Che, kasi mukhang bunso si... Oo. Oh. Ay kami, nung nasa gitnang laot na eh, nakita ko yung magagandang binibini, ang papangit na ho nila. Nagsusukahan na ho. Dahil ganun po yung takbo ng bangka. Ginawa ho namin, kami nag-pray, Lord, sana po huwag tumaob yung bangka. Kasi kung tataob yung bangka, ay hindi matutuloy yung kasal ni Janina, kay Ricky Sahota, kapangalan mo. Kay Ricky Sahota, taga London, isang British Indian. Tama, Ricky din pangalan niya, Ricky Sahota. Opo. Tapos, nag-prayo kami, maya-maya po, hindi na po maalon, nag-smooth sailing na po. Figuratively, Ricky, Jelen, figuratively, ibig ko sabihin, bakit ko binanggit yun, maaaring may mga pangarap kayo sa inyong mga pagpapakasal, merong naudlot, merong mga naging problema, pero ito'y napagtagumpayan na ninyo. Kaya narito na kayo ngayon sa harapan. Opo. Love cannot be drawn by oceans and floods. And there must be a roof of grace, no? May foundation, may apat na dingding, wall of commitment, communication, commitment, forgiveness, and love, and sabi po rin sa Philippians 4.19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Pinagpala ang inyong mga magulang, kaya kayo nakaabot sa ganyang katayuan, ang pagpapalang ito ay dadali sa inyong mga anak at apo. Opo. Hindi ko na po patatayuin ang mga magulang. Kayo po ba'y pumapayag na magpakasal si Ricky at Jelen sa hapong ito? Opo, tinatanggap niyo na po ba na tunay na anak ang inyong manugang? Mamahalin ko po siya, Pastor. Alagaan at iingatan. Mamahalin, alagaan, iingatan. Palakpakan po natin si Ricky. Siyempre, si Jelen naman, anong pwedeng marinig ng iyong biyanan? Una po, mamahalin, aalagaan, at magiging tapat sa kanya. Apo, ano naman ang pwedeng maipayo ng mga magulang? Ito na masasabi ko. Yung responsibility ko, binigay ko na kay Ricky. Kaya siya na magpapatuloy. Ingatan mo lang yan. Dahil nung maliit yan, hindi nakakaranas ng follow. At higit sa lahat, maging center si Lord Jesus sa inyong buhay. Ang masasabi ko lang po sa aking manugang at aking anak, magmahalan sila ng tapat, maging mapagbigay sa isa't isa, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Saka, yung walang away, saka, yun lang po. Si Mami po, Mami.
Tinatanggap ko yung maging manugang si Jeline. Mahal sila ni Ricky na walang awayan. Kung may problema, pag-usapan lang nila. Para sa kung anong problema, ayun, pag-usapan lang. Tapos, Apo, kaya nyo ho yan. Yan ay nagre-regalo ng nakabalot na refrigerator, washing machine, sabi pa ni Ricky, TV flat screen, 55 inches. Opo, ang mamahal ng mga sinabi ko. Ano na lang daw po, sabi ni Jelen ay dahil hindi na uso yung arenola, rice cooker na lang. Pero ang sabi naman uli ni Ricky, pag magre-regalo kayo ng rice cooker, pasundan nyo ng tigisang sakong bigas. Kaya lang, ang bigat na, no, Ricky? Oo, kaya ang sinabi uli ni Ricky, i-convert nyo na lang sa cash. 2,000 po isang sako. Eh, marami ho kayo, time is 2, no? 2 times is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Opo, 2,000 times is 20. 40,000! Mayroon na po silang seed money sa magiging baby po nila. So, Ninong Ninang, kung sakali po mga ilangan, si Ricky at Jelen, ibubukas niyo po bang yung tahanan? Hanggang kusina po ba? Pwedeng magbungkal ng ulam? Pwede raw po. Ibig sabihin nyo, Ricky, Jelen ay pilat home pagdadalo sa bahay ni Ninong Ninang, palagay ang loob. Ano po? Mga Ninong Ninang, tinatanggap nyo na po ba na kayo maging pangalawang magulang ni Ricky at Jelen? Opo, salamat po sa inyong pagsang-ayon. Makakaupo na po kayo. Do you take her to be your lawful wedded wife as long as you both shall live, do you? Yes, I do, Pastor. Jelen? Jelen, hindi mo naman pinikot si Ricky. Hindi na. Biro ko. Ito, kabiroan ko yan eh. Pag nandun ako kaila Pastor John, kabiroan ko si Jelen. Ito yung tanong, Jelen, no? Do you promise to love and to cherish in sickness and health and in adversity this man you love, do you? Do you take him to be your lawful wedded husband as long as you both shall live, do you? Yes, I do, Pastor. Magharap kayo holding hands. Mahal ko, inatanggap kita sa aking puso na tunay na asawa upang ikaw ay maging aking mamahalin at angkilikin buhat ngayon at sa darating na panahon. Maging sa yumaman ka man at yumaman ang yumaman o anuman ang iyong maging kalagayan. Mamahalin kita, binibigin kita, gagalang, iingatan sa biyaya ng Diyos. Mahal ko. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Ang singsing na ito. Ang singsing na ito. Tanda. Tanda. Ng aking pag-ibig. Ng aking pag-ibig. At katapatan sa iyo. Katapatan sa iyo. Pangako. Pangako. Di kita iiwan. Di kita iiwan. Di kita pababayaan. Hindi kita pababayaan. Tanggapin mo ito. Tanggapin mo ito. Kasama ng aking kasama sarili. Kasama ng aking sarili. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Pakisot na. Mahal ko. Sa pamamagitan ng singsing na ito. Sa pamamagitan ng singsing na ito. Inilalagay ko. Inilalagay ko. Sa iyong daliring palasingsingan. Sa iyong daliring palasingsingan. Pakakasal ako sa iyo. Pakakasal ako bilang kapahayagan. Bilang kapahayagan. Ng aking pag-ibig. Ng aking pag-ibig. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Ang singsing na ito. Ang singsing na ito. Kasama ng aking sarili. Kasama ng aking sarili. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Pakisot na. Kasya naman. Mabuti hindi putol daliri ni Ricky. Kung putol yan, membro siya ng takusa. Ikaw ba'y marunong magsaing? Tigasin din to, manugang mo, Pastor John. Tigasin, tagasain. Mahal ko. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Ang salaping ito. Ang salaping ito.
Hindi ito pangbayad. Hindi ito pangbayad. Ng pag-ibig ko sa iyo. Ng pag-ibig ko sa iyo. O ng pag-ibig mo sa akin. O pag-ibig mo sa akin. Pangako. Pangako. Iiwan ko na. Iiwan ko na. Ang mga walang kabuluhang asal. Walang kabuluhang asal. Ng pagiging binata. Ng pagiging binata. Haharapin ko. Ang responsibilidad. Ang responsibilidad. Bilang isang ama. Bilang isang ima. Tanggapin mo ito. Kasama ng aking sarili. Kasama ng aking sarili. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Mahal ko. Tinanggap ko. Ang salaping ito. Nangangako. Makakatuwang mo ako. Sa pagtataguyod. Ng salaping ito. Ipinapangako ko din. Iiwan ko na. Ang buhay. Bilang isang dalaga. Haharapin ko. Ang responsibilidad. Bilang isang ina. Tinanggap ko ito. Ng may katapatan. Buong buo. Walang kulang. At walang subi. Palakpakan po natin sila. Ang Bible po ay it is a book of books. From cover to cover, the Bible changes the life of a person. And it has the heart. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For those who believe it on Him should not perish but will have an everlasting life. Also, it has the middle verse, Psalms 118:8. It says, take refuge in the Lord, not to a man. Magtiwala ka sa Diyos, wag raw sa tao. So, have the habit of reading the Bible because ito'y makapaghuhubog sa inyong mga magiging supling. Hawakan ninyo. Panginoon, maging gabay po ni Ricky, Jelena, ang iyong salita sa paggabay, paghubog sa kanilang mga magiging anak at magkaroon ng magandang kinabukasan sapagkat ang iyong salita ay sa pagkabata pa lang ay alam na po ito sa 2 Timothy 3:15 upang maging gabay po sa araw-araw na pamumuhay. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Intimacy with God must be preserved by going to church, hearing the Word of God, your prayer life and devotion, and your intimacy with each other must be preserved by loving, caring, understanding, and respect. Ang pagpapamilya, Ricky, Jelen, ay hindi puro sarap, no? May pagsubok din na darating. Maaring dumating po yung pagsubok na yon kay Jelen, pakipatay yung kandila mo. Ibig sabihin po niya, nasa panahon ng pagsubok si Jelen, nasa panahon po ng depression, loneliness, struggle in life. Pero nandiyan si Ricky, nagmamahal, kumakalinga, di nang iiwan. Pakisindihan. Nakita mo, Ricky, Jelen, ang kahalagahan ni Ricky sa buhay mo. Pakipatay naman, iho. Dumating din kay Ricky ang depression, loneliness, struggle in life. Pero nandyan si Jelen, nagmamahal, kumakalinga at di nang iiwan. Pakisindihan po. Yan. Opo, nakita mo ang kahalagahan ng bawat isa sa inyo. Ricky, Jelen, ha? May pagkakataon ang pagsubok ay sabay ang dagok, pakipatay pareho. Ayan na, dumating yung dagok, yung afflictions in your life.
yan yung time na i-text mo na si Ninong Ninang. Ninong Ninang, may problema po kami. Pwede nyo ba kaming payuhan at tulungan? Pag may problema kayo, Ricky, Jelen, huwag nyong sasabihin sa inyong mga magulang, baka ma-stroke, no? Delikado. Tabi-tabi po. Kaya sasabihin nyo agad, huwag nyong sasabihin agad sa magulang, sa ninong-ninang muna. Oo. Yun ang mahalaga po ron. Kaya lang ay hindi naman maibibigay ni ninong-ninang ang lahat ng inyong pangangailangan, limitado lamang. Ang makapagbibigay lunas ng inyong problema, walang iba kundi ang Diyos. Lumapit kayo sa Diyos. Yan po. Yan po. Ang pagpapamilya ay triangular relationship, tatsulok na relasyon. Opo, ang magandang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa oras ng problema at pangangailangan. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Ricky at ni Jelen. Ricky, ikaw ba'y saan lumaki? Saan ka na lumaki? Dito, sa Bulacan. Sa Bulacan. Bulacan niya pala si Ricky, kaya pala gwapo eh, no? Hindi, pero parang po... nakita ko, Liana Road, no? Apo. O, parang nandun, taga doon si Bian eh, no? Diyan po siya ngayon. O, dati kong kasamaan sa mayor's office si Bian. Nakita ko, Liana Road. O, wala ka namang naiwang girlfriend doon. Wala naman po. Wala naman. Nag-iisa lang po siya. Nag-iisa lang. Si Jelen saan lumaki? Dito na rin. Sa Minoyang. Yapteng ko. Sikat na sikat nung araw yung yapteng ko. Yung mga minibus, no? Opo. Kaya wala namang naghahabol kay Jelen, ano? Mga sisters. Wala na. Dahil wala naman naghahabol. Kung may magabol man, pasasarado po natin yung gate ng Pacific Waves. Alam niyo po ba yung anak ko ang kauna-unahang kinasal po dito? The first wedding to be held at Pacific Waves is the wedding of my daughter, Christine. Ano po yun? May 8, 2010. Unang-unang kinasal po dito, anak ko. Tapos nagkasunod-sunod na po, ang dami na pong nagpakasal sa Pacific Waves. Yan. Dahil wala namang naghahabol po. Walang titingin sa baba, mata sa mata lang. Yamang si Ricky at Jelen ay nagkasundo sa marangal na kalagayan ng pag-asawa sa pahintulot ng kanilang mga magulang sa presensya ng inyong mga ninong-ninang, maging sa presensya ng inyong mga kamag-anak, friends and relatives. The authority vested in me as a solemnizing officer, I pronounce you husband and wife. I pronounce you husband and wife, no longer two, but one in interest, one in destiny, in love, and in life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, blessed forevermore. Everybody say amen. Now you shall be called Mr. and Mrs. Ricky Gelyanggala and Jelen Gelyanggala. Palakpakan po natin sila. Opo. Ricky, ikaw ba'y marunong humalik? Marunong daw. Bibilang ako ng tatlo. I'll be counting from 1 to 3, then you may kiss the bride. Sige po, 1, 2, 3, kiss. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 and a half, 1, 0. Congratulations.
And we want to acknowledge your presence for the lives of Ricky and Jelen, and we want to thank you, O God, for your loving kindness, your faithfulness to them, O God. And today, together with their ninong ninang, with their friends, relatives, their parents, we declare blessings and prosperity. We declare protection, promotion, long life, good health, and good future. Ricky and Jelen, please receive the blessings from the Lord. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift up His countenance for you. And may the Lord make His face shine upon you and give you peace. This is our prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Blessed forevermore. Everybody say Amen. Opo, palakpakan po natin si Ricky at si Jelen. Makakaupo na po yung mga ninong ninang. Opo. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay po. Here we stand today like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine for baby, my
Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey, now. In 3, 2, 1, put your hands together now! Lahat ng mga nagugutom, sumigaw! We are here live at the Pacific Waves, and it's my pleasure to be with you. My name is Mr. Ron Mien, and I will be your host for the rest of the program. So right now, mga kaibigan, without further ado, and as I officially open this celebration, let me introduce to you one by one these very special persons who made a great part in the life of our newlyweds a while ago in our wedding ceremony. Kilalanin po natin ang mga napiling mga ninong at ninang. And may I request to all the principal sponsors that once I call your name, you kindly stand up, tayo po kayo, ikaway niyo po ang inyong mga kamay for you to be recognized by special by all of persons here. Alright, so mga kaibigan, first, this celebration will not be made possible without the presence of the loving and very supportive parents of our newlyweds. Kilalanin po natin from the parents of the groom. Let's welcome Mr. Godofredo and Mrs. Priscilla Helyangala. Pwede pong tumayo? At bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Alright, maraming salamat po. You may now take your seats. And of course, from the parents of the bride, let's welcome Mr. Jose, ang nag-iisang tatay ko dito, Tatay June and Mrs. Edalisa Ongon. A big round of applause! Kabay-kabay po dyan! Alright! There you go. Maraming salamat po. Let us welcome Mr. Tony Yaptenko together with Miss Helen Yaptenko. A big round of applause! Alright! Maraming salamat po. Up next are Mr. Freddy Ongon and Miss Connie Cuevas. Palakpakan naman dyan. Alright. There you go. Alright, next pair, and they are no other than Mr. Francisco and Mrs. Loreto. Is that right? Loreto, Loreta. Loreta Matantay. Alright, a big round of applause. Mr. Marcos Lawinco together with Mrs. Teresita Reyes. Alright. Next, move on to our next pair, and they are no other than Mr. Edwin Leoncio Saavedra and Mrs. Marilu Estopase. Palakpakan naman po dyan. Gumanin si sir. Alright. Mr. Adolfo Montano and Mrs. Rosalia Malait. Alright. Up next on our list is Mr. Anthony Palmera and Mrs. Jadelyn Gay Mercado. Alright. Let us also acknowledge the presence of Mr. Napoleon Pacheco and Mrs. Charito Castro. Alright, where are they? Alright, palakpakan naman dyan mga kaibigan. Next are Mr. Jobert Altarejos and Mrs. Edna Urbien. A big round of applause, come on everybody. Sunod po mga kaibigan, i-welcome din po natin sina Mr. Jose Arzaga, and on behalf of Mrs. Maria Dori Elioran, let's welcome Mrs. Susana Esquera. Next are Mr. Irvin Esmatao and Mrs. Elsie De La Paz. Alright, they have a lot of friends. Iba talaga pag maraming friends sa Facebook. Alright. And last but definitely not the least are Mr. Apolonio Palermo and Mrs. Analisa Palermo. Palakpakan naman dyan. Alright. Maraming salamat po. And right now, let me introduce to you the batch of the secondary sponsors. DJ! We started off with the best man and maid of honor. That sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And
Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. For our opening prayer, this will be led by Miss Cherilyn Ongon, the sister of our bride. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa kaaya-ayang panahon na ipinagkaloob niyo po. Lord, salamat Panginoon sa malaking opportunity na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin upang patuloy na masaksihan, Panginoon, ang pag-iisang dibdib ng aming mga kapatid na ito. Dalangin ko nawa, O Diyos, na ikaw ang siyang magsilbing gabay sa kanilang pagsasama. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang maging sentro ng kanilang relasyon, O Diyos, sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Kaya naman, Lord, salamat sa iyong pagpapala naway, Panginoon, sa mga taong naririto ay patuloy niyo pong ibuhos ang kagalakan na nagmumula sa iyo at ang iyong pagpapala. Kaya naman, Lord, sa ilang namin mingit na ibinablik ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May I request everybody to please bring out that video, because I want you guys to capture this very special moments of this beautiful couple. Because right now, I want everybody to witness them as they do their sweet dance for the very first time. You stay strong no matter what. Vicky and Junie. Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matatanggap ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling alright, mabuhay po ang bagong kasal. Palakpakan po natin mga kaibigan. So right now, let's move on to the next portion of our program. And this is what we call the wedding traditional ceremony. Time goes by and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you. But I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, some way you move. Toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque.
Catch me if I fall or pull the sides down from
Ricky, makinig ka. Oh, bati-bati lang kayo, mag-usap kayo lagi. Walang tampuhan. Ay. Huwag ka namang babae. Hindi. Hindi ko alam pa nang sabihin ko. Oh, magpakabait ka. Huwag ka na tumawa ng malakas. May mabulabog mo yung mga kapitbahay. Ang lakas mo kasi tumawa eh. Maraming salamat, Tor, sa mga dumalo ngayon, sa mga ano. Salamat sa lahat na dumalo ngayong gabi. At salamat din kay Lord kasi binigyan tayong walang ulan, hindi umulan ngayon. Tama. Tapos amen. Sa mga ninang-ninong, sa mga nagtrabaho na ano to, yung mga kameraman. Ricky, Jeline, nabati ko kayo. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo, kagaya niyan. sana, gusto ko sabihin sa iyo na kailangan siguro mag-double time ka kasi sa sunod na linggo, babalik ka na sa trabaho mo. Para sa susunod na taon, hindi makita na namin yung baby nyo. Ayan lang o. May beloved son? Wow! Sip-sip ano? Thanks God sa blessing. Nabusog mo kami lahat. At yung mga bisita namin, yung mga principal sponsor, si Mr. Romagpantay, palakpakan natin sila at mga lahat, hindi ko na kayo isa-isa. At maraming salamat po sa mga nakipag-join sa gabi nito na hindi ko ina-expect na ganito mangyayari. Ang Panginoon pala, pag ikaw nagsiserve, bibigyan ka na ng the best. Yes, amen. At yung anak ko, kahit yan matampuin, bibigyan ko na yun sa'yo. Bahala ka na dyan. Ako, tapos na. Ngayon, ang masasabi lang namin ni Balay, Balay, anong gusto mong baby? Apo? Ilan? Ha, dalawa? Eh, ang sabi nila, kambal daw eh. Kambal. Sa isang gawa pa lang, isa na, ano, dalawa na. Ngayon, gusto ko po lahat tayo masaya. Kasi, lahat naman tayo masaya dahil busog tayo, di ba?
Taas nga ang kamay rito na gutom pa. Oh, sobrang kain. Lahat naman kayo eh. Ako nga, nag-iisip kung paano ko ilalagay lahat yan eh. Bukas eh, bayad niya yan eh. Bibigyan ko na yung pagkakataon sa sister wife ko. Alright, palakpakan po natin si Pastor June. At mabuhay po ang ating Diyos na buhay. Ako po hindi magpipreach, no? Ay, gusto ko lang pong bumati sa inyo lahat na nagpapasalamat ako unang-una sa ating Panginoon dahil siya po ang nagbigay ng pagpapalang ito. Amen po ba? Sabi nga, ang tagumpay, hindi po ito nakakamit ng sinuman kundi sa tulong lamang ng ating Panginoon. Salamat po sa mga ating mga unang-una, nagpapasalamat ako sa mga parents nila na sumubaybay hanggang sila na magpamilya. Nagpapasalamat din po ako doon sa mga ninong at ninang na nagagandahan at nagagopo ang mga ninong. Salamat po sa inyong mga biyaya na shinare sa aming mga anak. Sa mga coordinators po na magagaling. Yan, palakpakan natin silang lahat. Yun. Wala ba kayong kamay? Gusto ko yung malakas na kamay. Malakas. Ang dami niyong kamay. Bilangin niyo yan, bawat lamesa. May kamay kayong paris-paris. Pero kakaunti lang ang palakpak. Dapat sa wawawin, mas malakas, di ba? Oo, ganun din dapat tayo kapag pumapalakpak. Para yung mga kumakain na yan, nabubusog. Tama po ba? Ganun din sa mga waiter na yan. Yan, mga gwapong waiter. Palakpakan natin ang mga waiter natin. Ah, hallelujah. Tapos yung mga photographer nating matyaga. Mababait, no? Alaga naman, no? Matyagang mag-camera sa bawat tayo ninyo, no? So, salamat din sa... Ano? Sa ano pa? Ah, sa kinasal. Yun! Sa mga ano pa? Ano ito yung mga? Sa coordinator nating mababait, sabi ko. Sinabi ko na yung kanina, di ba? Oh, sino pang hindi nabate? Yung aming mga ka-charge mate. Tama po ba? Palakpakan natin dyan. Yun, yung mga wala rito, palakpakin rin natin. Kasi masipag silang dumalo sa ganitong gawain. Sawa na silang kumain. Salamat po sa lahat-lahat. At binabalik namin sa Panginoon ang papuri. Thank you very all much. Alright! Happy wedding, Junilyn, Ricky. Congratulations! Alam mo naman, Junilyn, ikaw ang pinaka-paborito ko sa lahat ng paborito ko sa aking empleyado. Alam na alam mo yon. Tanda-tanda ko pa yung masusustansyang mensahe na pinakawalan kanya ng ating kagalang-galang na pastor, na yung word na trust, tiwala. Huwag mong kalimutan ang word na pagtitiwala sa iyong asawa. Kanina nga, binanggit ni pastor, nakaloob ng Panginoon ang pagtitiwala, pero ikaw naman, Ricky, magtiwala ka rin kay Junilyn. Yun lang ang masasabi ko sa inyo, yung word na yun. Kaya congratulations muli. Happy wedding. Tanggapin mo lang itong kaunting naipunan ko. Kuya lang hinihintay namin. Natuloy din. Salamat mga kumpare, kumare. At nagtipon-tipon tayo sa gabing ito. At masayang-masaya ako at nagkatuluyan na itong dalawang bata. Graduate po sa amin itong dalawa. At si Ricky, bago nag-abroad, ay naging empleyado rin namin. Pero mas matagal po si Jonalyn. Trusted namin siya. Wow. Binibiro ko pa nga yung anak ko eh. Si JR. Sabi ko, yan, pakasalam mo na si Jonalyn. Di ba gagawa pa ng away si madam? Di ba? Ayaw magpigil? Tamang-tamang pumapasok sa pinto. Narinig mo ba yun? Joke lang yun, Ricky, ano? Wala nang magagawa, oo. So, lahat ng magkakapatid ni na Junalyn po, pinagtiwala ni Pastor at si Mare sa amin. Graduate po sila sa amin lahat. Ganon din po si Ricky. At yung isa, naging estudyante ko daw sa Paradise, sabi niya, Ma'am, nakikilala mo pa ako? O, siyempre, hindi na, kasi bata ka pa noon, no? Eh, matanda-matanda na nga ako, eh. So,
Naway, magmahalang kayo. At tama, ang sabi kanina ni Pare ay mag-overtime para mabuo ang ating hinahangad na apo. Kasi ang binding force ng mag-asawa ay ang supling. Lalong magsusumikap ang mag-asawa kung may sinosustentuhan. So, hindi natin maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, ngunit huwag patatagalin yon. Gagawa at gagawa kayo ng paraan na magkabati sa lalong madaling panahon. Kasi pag nagtampuhan ng matagal, mahirap nang magbalikan. So, tama yung sinabi ni Pastor, ang pinagsama ng Diyos ay walang maghihiwalay. So, mabuhay at God bless you. So, wag mo lilimutan si Junalit pagdating mo sa Taiwan, Thailand. At laging ibinubulong ni Sir Mo na wag papayag si Junalit na maiwan. Kasi ang mag-asawa daw dapat nakatira sa isang bahay. So, kung may paraan, dalhin mo siya doon. Okay, salamat po sa inyo lahat. DJ Music, please! Woohoo! All right, the ball time! All right! Diba? Yan ang nagagawa ng mahabang panahon nag-abroad. The second outfit will be the chaleco. All right. Ina ko po mga kaibigan. Si Pastora kailangan ng oxygen. Hala! Alright! Di ba iyan ang pinaractice niya? There you go! He's coming! Alright! Hindi ikaw ang mag-a-adjust. Ikaw ang mag-a-adjust. Bahala ka na pumasok. And again, remove that tighter by using your teeth! Alright! Woohoo! There you go mga kaibigan. Hala, mukhang iba na pong ginagawa mga kaibigan. Come on. Alright, kaya mo yan Ricky. Alright, paalam pa ka naman. Show with us, the Carter, Ricky. Alright, mga kaibigan, dahil po dyan. Alright, so let's all proceed now. Get closer po. Get closer po. Matira matibay po. In one, Judeline. One, two, three, go! Alright! Anyway, dali ko nakakuha. Maraming salamat po. Diba, tuwan-tuwa siya. Kanina po siya nagre-reklamo, mukhang masama loob. Alright, next try. One, two, three, go! Alright. Kasi naman, Junilin, pinapahirapan mo sila. Halos gumanon na eh. Alright. Anyway, thank you so much, ma'am. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have 10 beautiful ladies remaining. Go! Alright, diba? Mukhang duguan ito, mga kaibigan. Handang ibuwis ang buhay. Okay? Maraming salamat po, ma'am. Alright, let's move on to our next try. 1, 2, 3. Junilin, give your best. Alright, maraming salamat po. Okay, one, next try. One, two, three. Woohoo! Alright, maraming salamat po ma'am. Anyway, we have six, is that right? Six remaining ladies. Alright, go! Junalyn! Woohoo! Ayan, diba? Nakatayo lang siya pero siya pala matatanggal. Maraming salamat po. Next try, we have the top five. Top five. One, two, three! Alright. Diba, mukhang nagmahanan ito sa basketball player. Kung si ano yung kapatid mo, Junalyn. Kung makaabot eh. Parang hindi nakagawin eh, no? Okay, one, two, three! Alright. Ayan. Hala, cake! Ihanda mo sarili mo, Pastora. Okay, we have the magic three. One, two, three, go! Oh, diba? And we have the top two ladies remaining. One, two, three, go! Alright! Palakpakan, because of that, Kate, you are the winner of this game. Palakpakan naman po natin si Ma'am Kate. Maraming salamat po.
Upo muna po kayo. Baka hindi ho siyang makapaniwala na siyang nanalo. 1, 2, 3, go! Alright! Sayang! Maraming salamat po, sir. Alright, you are now eliminated. Di ba wala kahirap-hirap? We have the top 4. 1, 2, 3, go! Alright, maraming salamat po, sir. What is your name nga pala? What's your name po? Edward. Sir Edward, maraming salamat po for all your participation. Next, 1, 2, 3. Alright, ang tataas tultong balon. And we have 2 gentlemen remaining. Alright, sino ko kaya sila? Habang nagniningning ang mga mata ni Pastora Kate. Okay, naghihintay. Alright, huwag mo natin siyang biguin. In 1, 2, 3. Alright, palakpakan naman po natin. Sir, what is your name po? Ay, hindi pala, sorry. Salamat po, nagkamali po. And you are the luckiest guy tonight. Oh my God. Oh my God. Sir, what is your name po? JR. Ako po, letter J po, ang lalaking nais po ni Ma'am Kate na nagsisimulang letter ng kanyang pangalan. Okay, mahili po sa J, Jesus. Okay. Saan po kayo nakatira? Liana, Bulacan. Sa Bulacan. Yung tima, parang wala ako sa sarili. Alright, so Sir JR. Alright, tara po dito sa harapan. And I would like to introduce to you Pastora Kate. She's very beautiful. She's God-fearing woman. Alright. So kanina po, si Sir Vicky show with you the best example of sexy dance move. And that will be also the same thing, the same dance that you're going to show to everybody. Sir JR, you have to remove at least 3 parts of your outfit while you dance the sexy dance move. Alright? Palakpakan naman po for Mr. Jerry DJ! Music please! Alright! Woohoo! What will be the first? Oh my God! The coat! Alright! Alright! Matagal na pong tinatago ang talentong ito, mga kaibigan. And for the very first time, alright, what will be the second? Mga kaibigan, mukhang namumutla si Kate. Alright, what will be the second outfit? Oh my God, mga kaibigan, ang necktie po, hala, papalapit na po. Hala, ako po'y magwo-walk out pag sa lawa lang tinanggal nito. Magwo-walk out po ka. Alright, napaka-wise decision. Palakpakan naman po natin si Sir JR. Nakakatuwa dahil si Pastora po'y tuwan-tuwa din. Ako po yung anak ko! Gano'n lang po. Saksi ang 1,000 mga anghel sa kalangitan. Alright. JR, ang challenge mo, higher, hanggang mapalabas, hanggang leeg. Huwag naman, di grabe naman kayo. Okay, Sir JR, please do the honor. Higher! Alright. This is it, Kate. Relax ka lang ba? Ayaw simulan, nag-uusap pa. Alright. Make it higher. Alright. Natakot ata sa kidlat ng Panginoon. Hanggang talampakan lang ang ginawa eh. Alright. Alright, higher naman po, higher. Kahit hanggang bewang. Hindi naman, wag naman, okay? Hindi, may papasok yung buong palda. Alright. Hala! Walang, hindi matino ata isipan ito. Alright, okay na ba yan? Okay na ba? Palakpakan naman po natin si JR and Pastora Kate for being sports. I admire you for being sports. Junilin, I admire you for being sports. We are Christian, pero walang masama magsaya. Alright? Please look at the camera and give your best smile. 1, 2, 3, go. How about your wackiest shot? Wacky shot. Wacky. Ayaw ko pakinggan eh, no? Alright. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pinaunlakan niyo po ang aming mga imbitasyon. Salamat po sa oras at panahon na tayo po ay magkakasama-sama ngayon na
Saksi po kayo sa pag-iisang dibdib namin ng aking asawa. Ayan. Ayun, maraming salamat po unang-una. Siyempre sa Lord dahil yung love na binigay niya sa amin, although nagkalayo po kami ng 3 years at 8 years po ang aming relationship. Kulang na lang po ng 2 taon para maging isang dekada. Magna-9 na po kami dapat nitong July. 9 years na po yung relationship namin. Salamat sa Lord dahil kahit 3 years po kami nagkahiwalay, hindi po yun yung dahilan para kami magkalayo. Dahil sabi nga ng iba, wala daw forever. Kapag daw nag-abroad yung isa kasi hindi raw magiging tapat. Pero natuwa po ako nung minsan, nag-usap kami nitong partner ko. Sabi niya sa akin, sabi ko, paano kung minsan dumating yung umaga, ay time na nandun ka sa abroad, nandito ako. Tapos, nag-break tayo. Sabi niya nun, siguro kung mag-break tayo, hindi na lang muna ako magmamahal. O kaya hindi na lang muna ako mag-aasawa. Maliban na lang kung may magpatibok ulit ng puso ko. Yun ang sabi niya. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung prayer ko na minsan ako nasaktan, kung tutusin, hindi po yung seryoso na naging boyfriend ko kasi siya lang po ang nag-iisang boyfriend ko at huli, wala na pong iba. Kaya he is my first and last. Kaya sabi ko, salamat sa Lord kasi binigyan niya po ako ng partner na tapat. Kaya yung mga teacher ko, saludo po sa kanya kasi ang laki po ng pinagbago niya simula nang makilala niya si Lord. Kaya maraming po salamat at sana po nabusog po kayo sa inihanda ni Brother Ricky sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Nagpapasalamat po sa lahat na dumalo, sa lahat ng staff ng Pacific Waves. Sa iShot, sa mga ninong-ninang, maraming salamat sa pagpunta po. Kay nanay, tatay, maraming salamat. Kay mama, papa, maraming salamat po. Sa center table gathering, kay Ma'am Ana Villarde, maraming salamat po. Maraming salamat din kay Brother Ron sa MC natin na magaling. Sa binarado ron ako eh. Sarap magtago. sa mga singer, 'yun, maraming sa mga classmate ko na nako isa lang nakarating eh. Sa 'yun, sa kapitbahay namin kay Sir and Ma'am Magpantay, maraming salamat po sa mga kamag-anak ng misis ko. Maraming salamat din 'yun sa mga kamag-anak ko na malayo pa narating, maraming salamat. Squeeze it with my piggyback.